wala yan yung daan-daan! Dito, dito! Wala yan yung dali! Daan lang! Wala yan yung... Aling Oring! Aling Oring! Oh, asawa niyo ho! Sa Google Grimita! Ha? Tay! Terio! Terio! Tay! Terio! Tay! Bang! Waldo! Ano ba ang nangyari? Terio! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Terio! Salda, kalakasan mo ang lobo! Aleg, ikaw ng bahala sa... sa mga bata! Terio! Terio! Hindi ko kaya, Terio! Huwag mo ako iyo! Ngayong wala nang itay niyo, siguro naman nauunawaan ninyo kung gaano kahirap ang sitwasyon natin. Kailangan nating magtulong-tulong para mabuhay na maayos. Kay Inay, ano bang balak ninyo? May natitira pang pera dun sa mga inabuloy sa atin. Balak kong gawing puhunan yon para bumili ng isda, mag-aangkat ako ng isda, tapos ititinda ko sa palengke. At magtitinda rin po ako ng isda kapag Sabado at Linggo. Salamat, anak. Yun din nga sana ang sasabihin ko sa'yo eh. Pero ikaw, Eloisa, mapipilitan kang huminto sa pag-aaral. Nay, eh, malapit na ho akong graduate ah. Sayang naman ho kung ngayon pa ako hihinto. Alam ko. Eh, Nay, naiwan na nga ako ng mga classmates ko nung nag-stop ako nung isang taon dahil nagkasakit si Itay. Eh, nasa college na nga ako sila, samantalang ako nasa high school pa rin. Tapos ngayon. Pero ano, wala naman tayong itutustos doon sa mga pangangailangan mo sa pag-aaral eh. Wala na ang itay mo eh. Kung gusto niyo, Nay, ako na lang ang hihinto sa pag-aaral. Hindi maaari. Kasi ang ate mo ang mas makakatulong sa akin. Anak, alam ko, napakalaking sakripisyo para sa'yo ang huminto ka sa pag-aaral dahil alam ko rin na gustong-gusto mo nang makatapos. Pero Eloisa, wala akong magagawa kasi hindi ko makakayang buhayin tayong tatlo na mag-isa. Kailangan magtulong-tulong tayo. Anak,
nakakaisip mo. Baka ikaw pa magkasakit niyan eh. Unawain mo na lang ang nanay mo. Madaling sabihin dahil hindi naman ikaw ang nasa katayuan ko eh. Hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Alam mo, naiintindihan kita eh. Pero hindi pa rin tama yung magtanim ka ng hinanakit sa nanay mo. Hindi ko maiwasan eh. Alam naman niya kung gaano ka-importante sa akin na makatapos ng pag-aaral. Pero ang pakiramdam ko, tinitikis niya ako. Alam mo, bakit niya naman gagawin yun? Siyempre, iniisip niya lang yung kapakanan yung lahat eh. Di ba nga mas lalo mo dapat intindihan ng nanay mo ngayon? Bakit laging ako kailangan umintindi? Pop, kailan niya ako maiintindihan at pakikinggan? Hindi lang naman ang sarili ko iniisip ko eh, pati rin naman si Romel. Pati siya. Pero biniyata sa katwiran si inay eh. Tigas-tigas ng loob niya. Tama na yan. Tigilan mo na yan. Tana. Kung mag-alala, nandito naman ako para sa'yo. Tsaka handa akong tumulong kahit anong oras. Ate. Kapitan, kumusta na? Kumusta sa Saudi? Mabuti naman ho. Alam nyo, kahit matagal ako sa Saudi eh, siyempre iba na rin yung nasa sariling bayan ko. Mas gusto ko nandito ako tumanda, dito ako mamamatay. Naku, si Doming na ito, oh, may pagka-sentimental din pala. Nasaan ang mga pamilya mo? Asawa mo at anak mo? Oo nga, Doming. Huwag mong sabihin, nag-iisa ka pa rin hanggang ngayon. Yung ako nakakalungkot, tatambo eh. Wala nagkakagusto sa akin eh. Ayaw yata sa akin ng mga babae. Naku, hindi totoo yung sinasabi mo, Domi. Ang gwapo-gwapo mo yan. Yaman-yaman mo pa. Alam mo, baka talagang dito sa atin ang kapalaran mo. Tsaka alam mo, Domi, ang daming magagandang dalaga dito sa atin. Katulad yung si Uleusa, oh. Ang ganda-gandang bata niyan. Romel? Romel, tala na. Kailangan na natin umalis. Ano ba? Huwag kang makulit. Ah, sandali lang. Iha. Chismisan pa kayo ni Mang Doming eh. Puso ka. Tulo na na. Ay, Nay! Si Mang Doming pala, galing sa Saudi. Siguro, Nay, ang dami niyang pera. At, Nay, ang gara ng kotse, bagong-bago. Eh, kaya naman pala kayo ginabi eh. Nakipag-usyoso pa kayo. Ikaw, Eloisa, ihanda mo na yung ano ha, yung plato. At saka, sa susunod, uunahin muna ninyo ang trabaho bago makipag-chismisan. Ikaw naman, maghilamos ka na at maghugas ka ng kamay. Sige na. Inay, hindi naman kami nakipagchismisan dun eh. Nakabuti pa nga eh. Pinakyaw niya lahat ng tinda namin ni ate. At alam niyo kung bakit pinakyaw niya lahat ng tinda namin?
Dahil siguro may gusto siya kayat eh. Romel, tama na. Ba't mo magkakagusto sa akin yun? Totoo naman eh. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Titig na titig siya sa'yo. At Nay, binata pa naman si Mang Doming eh. At Nay! Tama na. Hindi ba sabi ko sa'yo maghilamos ka na at maghugas ka na ng kamay? Sige na. Eloisa, kaya totoo o hindi ang sinasabi ng kapatid mo, ito ang tatandaan mo. Iiwasan mo ang pakikipagkita sa taong yon dahil hindi mo kilala ang pagkatao niya. Tandaan mo yan. Upo ka. Pasensya ka na, pinaghintay kita. Nainip ka pa? Hindi. Eh, kausap lang kasi ako eh, long distance sa Maynila. Kasosyo ko sa negosyo. Mm-hmm. Okay, eto yung bayad ko sa isda. Huwag mo na suklihan, sa'yo na yan. Ako, salamat ho. Tsaka pwede ba, huwag mo na akong pupupuin. Tumatanda ako eh. Ha? Palagay ko naman siguro eh, hindi naman nagkakalayo ang edad natin. Ilan taong ka na ba? 17. Oh, 17? Ako 27. Tama, pareho 7. 27. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na po eh. Huminto po ako sa pag-aaral. Kasi hindi po kaya ni inay eh, dahil namatay na si itay, kaya tinutulungan ko na lang siya muna. Sayang, ano? Pero pwede ka naman magpatuloy ng pag-aarala kung gusto mo. Pwede akong tumulong sa'yo. Ako? Oh, eh, alam mo, itong itinayo kong negosyo ngayon eh. Kailangan ko sekretary. Magaan lang naman ang trabaho. Kayang-kaya mo, palagay ko eh. Talaga ho? Oh, eh, kung makakapagtrabaho ka sa akin, hindi makakapag-ipon ka ng pera. Tapos, pwede ka na mag-enroll sa night classes sa bayan. Matatapos ang pag-aaral mo, di ba? Po, maraming salamat po. Oh. Oo na naman. Huwag mo na akong pupupuin. Tsaka alam mo, hindi bagay sa iyong nabibilad sa araw eh. Masisira yung kutis mo. Narinig mo ba ako? Hindi ka pwedeng magtrabaho doon. Hindi pwede. Eh bakit nga ho, Nay? Dahil ayoko! Dahil kung buhay ang tatay mo, hindi rin yung papayag. Dahil naging patakaranan niya ang mabuhay sa sarili niyang paa at ang mabuhay ng hindi umaasa sa iba. Eh, naipatay na naman si tatay eh. Isa pa, wala namang masama dun sa inaalok ni Mang Doming eh. Tama na! Tapos na ang usapang ito. Hindi ka magtatrabaho doon. At magmula ngayon, hindi ka na makikipagkita sa kanya. Tapos! Nay, gusto kong makatapos ng pag-aaral. Kahit na magalit kayo sa akin, gagawin ko pa rin ang gusto ko dahil alam ko na tama yun. Ah, ganon. Nakita mo na kung ganong impluensya niya sa'yo. Ilang araw mo pa lang siyang nakikilala. Nakahanda ka ng suwayin ako para sa lalaking iyon? Bakit? Nasisilaw ka na ba sa pera niya, ha? Oo, dahil sawang-sawa na ako sa pagtitinda ng isda at magbibilad ng araw. Nay, gusto kong makatapos na pag-aaral. Gusto kong umasenso.
Gusto kong makalaya dito! Ayokong umasa na lang habang panahon sa pagtitinda ng isda para lang mabuhay! Ayokong matulad sa inyo na tumanda na hindi man lang nakalasap ng ginhawa! Ayokong magpare sa inyo na... Magkapihaw muna kayo. Nay, kausapin niyo naman ako. Hindi ko naman ho sinasadyang... Ako ang intindihin mo. Unawain mo. Wala akong ibang iniisip, kundi ang kapakanan mo. Sige na. Sige na, kunin mo na yung bilao ko at saka yung basket na dadalhin ko. Tsaka mamaya mo nagisingin si Romel. Mamaya mo na siya pasunod din sa palengke. Nay, may sakit yata kayo eh. Magpahinga na lang kayo ngayon. Walang anuman to. Nay, may lagnat kayo eh. Sinat lang to. Nawawala rin to mamaya pag pinagpawisan ako. Nay, magpahinga na lang kayo. Ay naku, asa na ba yung basket ko? Akin na. Pag nagpahinga ako at hindi ako nagtinda, hindi tayo kakain. Ikaw nang bahala rito. At huwag mong kalilimutan yung daing na ibibilad mo yung mamaya. Akin na yung basket ko. Madalas pa siyang atakihin ng ubo. Eh, ngayon nga lang siya nakatulog dahil ubos na ang gamot niya. Ate, ano ba talagang sakit niya? Ano ba ang sabi ng doktor? May sakit siya sa baga na kapag hindi naagapan, mauuwi sa cancer o TB. Kaya kailangan niyang uminom ng maraming gamot. Kailangan niyang kumain ng mga masusustansyang pagkain at saka matagal na pamamahinga. Ano ngayon? Yan, ate. Iubos na ang gamot niya eh. At may pambili ba tayo dyan? Ha? Eh, yun na nga ang problema eh. Pinuntahan ko na yung mga kamag-anak natin. Wala rin sila eh. Ate, eh paano kung lumalang sakit niya? Paano kung mamatay siya?
Tumigil ka, ha? Huwag mong dagdagan yung sakit ng ulo ko. Ate, natatakot lang kasi ako eh. Huwag kang matakot. Hindi mamamatay si inay. Hindi ako papayag. Gagawa ko ng paraan para gumaling siya. Ate! Ate, saan ka pupunta? Ate! Saan ka pupunta? Ate! Bumili ka na rin ng mga pagkain na magpapalakas sa kanya. At kung kailangan ipasok siya ng ospital, sabihin mo kagad sa akin. Maraming salamat, Doming. Huwag kang mag-alala, makakabayad din agad ako. Pagaling ni inay, magsisimula agad ako sa trabaho ko dito. Huwag ka na magpasalamat sa akin. At huwag mo na rin naiintindihin ang pagbabayad dyan. Basta makatulong ako sa'yo, kaligayahan ko na. Salamat. Bakit mo ako niloko, ha? Bakit mo ako pinapaniwala na yung pambili natin ng mga gamot ko ay galing sa mga kamag-anak natin, yung pala galing doon sa lalaking yon? Bakit ka ba nagsinungaling? Akala mo ba hindi ko malalaman, ha? Nay, alam ko na magagalit kayo sa ginawa ko, pero hindi na importante yun. Ang importante sa akin, buhay kayo. Sana pinabayaan mo na lang ako mamatay. Alam ba kung ano ang mga pinag-uusap-usapan dito sa atin, ikaw at yung lalaking yon? Dahil sa pagiging malapit mo sa kanya, ikaw ang pinag-chichismisa ng buong baryo. Hindi ka ba nahihiya? Bakit ako mahihiya? Eh wala naman akong ginagawang masama. At kayo, bakit hindi nyo ako maintindihan? Wala kayong ibang iniisip kundi sarili nyo lang. Hindi nyo malang binigyan halaga yung pag-aalala ko sa inyo? Yung takot ko na baka mawala kayo? Yung pagmamahal ko sa inyo? Wala bang kwenta sa inyo yon, ha? Bakit masyado kayong makasarili? Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Hindi ako sakim. At kung makasarili ako, hindi na sana kita binuhay dito pa sa mundo. Doming? Maaari ba kita makausap? Huwag mo sabihin hindi mo na ako natatandaan. Kilalanin mo mabuti ang mukhang ito. Oring? Oo, ako nga. Naparito ako para pagsabihan ka na huwag ka na makipagkita kay Eloisa. Eloisa? Oo, si Eloisa. Iwasan mo na siya. hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo eh. Huwag mong guluhin ang buhay namin. Aureng, wala akong ginugulo. Wala akong ginugulo. Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo eh. Ang alam ko, ang anak mo may sariling pag-iisip. At lahat ng ginagawa niya, sarili niyang desisyon. Ngayon, kung magkaibang paniniwala ninyo at pananaw, wala na akong pakialam doon. Kung hindi mo matanggap ang mga desisyon niya, eh, wala akong magagawa.
mabuti pa umuwi ka na lang. Kasi hindi mo rin ako naiintindihan eh. Wala rin kahihinat ng itong pag-uusap natin. Anong hindi kita naiintindihan? Sobra-sobra na nga eh. Alam mo bakit? Dahil importante ka sa akin. Isa pa, mahal kita. Ikaw lang parang pinabaliwala mo na eh. Wala ka ng panahon makipagkita man sa akin o makipag-usap. Alam mo, may trabaho ako eh. At importante sa akin yung trabaho kong yun. Kaya hindi ko pwedeng ipawalang bahala. Tsaka isa pa, malaki ang tiwala sa akin ni Doming. Ayokong mawala yun. Alam mo, wala na akong narinig sa'yo kundi Doming, Doming, Doming. Nakakalata na ako eh. May gusto ko ba sa kanya? Nagsiselos ka ba? Siguro nga. Dahil hindi ko na maramdaman na mahal mo ko eh. Bakit ba wala kang tiwala sa akin? Sa'yo may tiwala ako pero sa Doming na yun wala. Naging special na okasyon sa akin yung birthday ko. Dati kasi lumilipas to nang wala man lang nakaalalang bumati sa akin. Kahit si nanay o si itay. Hindi katulad ngayon. Lahat ng mga bagay na may kinalaman sa'yo, special para sa akin. Ang bait-bait mo talaga. Alam mo, ang dami-dami mo nang naitulong sa akin. Ang dami mo na rin naibigay. Hindi ko nga alam kung paano ako makakabayad eh. Sana makilala ka ni Inay nang mapatunayan ko sa kanya na totoo yung lahat ng sinasabi ko tungkol sa'yo. Yan, hindi kasi ako umiinom eh. Oh, huwag kang tatanggi eh. Birthday mo, di ba? Birthday. Anong patawarin? Tama kayo.
Hindi dapat ako nagtiwala sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Eloisa, liwanagin mo nga ang sinasabi mo. Sinalbay niya. Sinalbay ako ni Doming. Sa'yo. Winasak ng sarili mong ama ang buhay mo. Anong ibig niyong sabihin? Siya ang iyong ama. Hindi! Kinahasa rin niya ako noon. Napakasama niya. Ikaw ang naging lunga. Kay tagal kong tinago, ipinaglihim ko. Hindi ko alam, dito rin pala antong ang lahat. Anak, patawarin mo ako, anak ko, patawad na. Eloisa, liwanagin mo yung isip mo. Kung mahal mo pa ako, makinig ka sa akin. Hindi na tayo bagay, Ramon. Marumi na ako. Ayaan mo na lang ako hindi mamatay! Hindi ka nakatago ang pagmamahal ko sa'yo! Alam ko naman hindi mo kagustuhan na nangyari. Biktima ka lang, Eloisa. Biktima ka lang. Makinig ka sa akin. Tutulungan kita. Kalimutan mo lang lahat. Ha? Paano? Paano? Tutulungan kita. Pumunta tayo doon sa lugar na wala nakakakilala sa atin. Sa malayo. Magbabagong buhay na tayo. Ha? Mahal kita, Eloisa. Tutulungan kita. Maniwala ka sa mga sinasabi ko. May gasolina ang bahay. Ano sa palagay mo? Makinig ka sa akin. Kung ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Marami akong pera. Hindi ko kailangan ng pera mo! Eloisa, alam kong malaking kasalanan ko sa iyo eh. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatakbuhan eh.
Nakakasalan kita kahit na hindi. Nakakasalan mo ako? Baliw! Makinig ka sa akin, Eloisa. Makinig ka sa akin. Nalapit. Nakadiri ka. Tama nga si Inay. Isa kang hayop! Hayop! Eloisa, makinig ka sa akin. Ikaw ang makinig sa akin. Kahit ilang beses ka pang lumod at magsisi, hindi kita mapapatawad. Sinira mong buhay ko. Kung paano mo sinira ang pagkatao ni Inay, ganun din ang ginawa mo sa akin. Ako na sarili mong anak. Ah, ano sinabi mo? Hindi mo ba narinig? Ikaw ang ama ko! Ako dito. Gusto kong magbagong buhay. Thank you.